guys, what's up? Yeah, and thank you so much for dropping by to this Mr. Shane Dimesa YouTube channel natin. No, thank you guys for dropping by. So, guys, shout out sa lahat po ng mga musician po dyan. Yeah, sa mga nanonood na mga musician, kapwa po musician. So, pag-uusapan natin ngayon, guys, is magkano ba ang sahod ng musician dito sa China? So, first, at saka yung mga matagal na nagtatrabaho dito as musician sa China. So, kung balak nyo pong pumunta dito ng China to work as a musician, guys, so watch this video. Baka meron kayong mga tip na makuha from me po. Then, baka magamit nyo po dito sa pag-apply dyan sa Pilipinas sa mga agent dyan. So, panoorin nyo po itong video na ito. So once again, ininbitahan din po kita na mag-click ka na dyan ng subscribe at saka click ka na lang ng bell. Okay, para updated ka kasi marami akong mga ina-upload na video po dito. Next video po, mga vlogging at saka music. So mga covered song, mga soon siguro magda-drum tutorial or hindi, magka-cover ng drum, tutorial pala. Okay, so, by the way, ako pala si Mr. Shane Dimesa po from Philippines, from Vigo City, Davao del Sur. So, maraming salamat po for dropping by. So, baka ikaw ay may kapamilya na musician, so pwede mo itong i-share sa kanya na gustong mag-abroad as musician or baka meron silang tip na makuha dito po para from me. Just do stand by, guys. Stay tuned. Kasi maglilibo tayo mamaya. Pag-usapan natin magkano ba ang sahod ng isang musician dito sa China. Stay tuned! So, ayan po mga kaibigan, oh. Nandito ako sa labas ngayon kasi papunta ako sa aking trabaho kasi may meeting kami ngayon. Naririnig nyo may nagsisirene, so alas 3 na kasi ngayon dito. So, buong syudad nagsisirene para remind na Mother's Day ngayon, di ba? Stay tuned lang kayo dyan, ako nagmamaliho ng aking scooter. Ayan. So, pag-usapan natin mamaya. Ayan mga kabanmits, wow! Ayan mga kabanmits, dito kami ngayon sa kabilang dagat. So, papakita ko sa inyo. May meeting kami mga kabanmits, no? Chinese band. Singer namin. DJ namin. Pinoy na kasama ko dito. Chinese. Keyboard. Singer. So yun mga kabandmates, no? So yun nga mga kaibigan, no? Nandito ako na ako ngayon sa pwesto namin, sa bar namin. Diyan ko yung gitaristang Chinese nagtutuktok na. Mamaya pa ako, mga last G's. Yun nga, bibigyan ako ng mga tips sa iyo. Yung unang ano namin dito, pasok sa China is nagsimula kami ng $1,000, guys. So, which means dollar pa noon is nasa 40 plus pa, hindi pa 50, nasa 42 man yata, 2016. So, ayun, maswerte kami, nakahanap kami ng magandang agent na okay yung sahod. So, tinanggap namin papunta dito sa China. Tapos, maliit lang pala siya, guys. Maliit lang siya dati kasi may cut pa yung ano, may cut pa yung mga agent. Tapos, yung mga nagtulong din sa amin dito. So, maliit lang yung nakuha namin month for that's for the whole year. So, siguro nasa mga 35K. Nasa mga 35K lang po yung nakuha namin. Habang ano, tumataas yung or habang nag-change ng year, so every year nag-increase naman. Tapos dito, guys, meron kayong mga tip na makukuha. Of course, lahat naman siguro ng mga ano, pwesto sa abroad, meron namang ano, tip, di ba? So, maganda ang tip dito sa China kasi mga galante yung mga Chinese magbibigay ng mga tip talaga. Tapos, kausapin nyo lang po talaga yung kausapin nyo, kaibiganin nyo lang po talaga yung employer ninyo, hindi po yung agent. Yes. So, nasa sa inyo po, basta po ang pinaka the best dito para sa akin, guys. Hindi talaga the best. Kung gusto mo ng trabaho ng as musician, masasuggest ko sa iyo, pagbutihin mo yung pag-ugali mo. Yan lang po talaga ang pinaka-importante. Pag-ugali, di balik magaling ka. Basta yung ugali mo is napakabuti. Yan po ang masasuggest ko sa mga aspiring musician na gustong mag-abroad dito sa China. So, maganda dito tugtugan, guys. Napakadali lang trabaho. As in, mag-i-enjoy ka, lalo na kung musician. Lalo na pag ano, yung
nilag mo talaga yung trabaho mo, mag-e-enjoy ka talaga as in. Ako nga, nung dumating ako dito, isa akong kahunista. So, hindi talaga ako drummer. Singer po ko sa Pilipinas, sa lugar namin, sa Digos. So, vocalista, microphone lang po ang alam ko. Hindi ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong mag-drums, kahon lang. So, ngayon po, nagda-drums na po ako. Ako na po yung drummer dito. Full band na po kami dito sa China. So, kaya nga, nung unang taon namin dito, 2017 whole year, 16 whole year, 2016, is kahon lang ako. Buong taon, gabi-gabi, itong kamay ko, lumalaki na ito dito. Kasi parate, gabi-gabi. Ginawa ko kasing drums yung kahon. Doon ako natuto. So, nung sinabi dito ng band leader namin na gumamit ako ng e-drums, so, ayun, isang, ano din, grabe paghihirap ko din pag, nung nag-start na ako magpalo gamit yung e-drums. So, nag-home study ako guys, nanonood ako ng mga online, so, ayun, nakanatuto rin, hindi po ako magaling na drummer. Ano lang, mas tama lang sa tempo, okay. Ma-shoot lang yung kanta, okay na. Hindi po ako na magaling. Ayan po, so kung ikaw po ay isang, kung gusto ka pong pumunta dito sa China, so yung mga grupo ninyo dyan, so guys, yung ugali talaga ninyo guys. Yan po talaga ang pinaka-importante. Hindi importanteng magaling ka. Hindi importanteng napakagaling mong tumugtog, mag-ano ng gitara at magpalo ng drums at magaling kumanta. Hindi po importante yan. Importante is ang pag-uugali mo. Magaling ka sa ugali mo, magiging magaling ka rin sa talent mo. Yan po. So, para po sa mga kapamilya ninyo, mga nanonood dito ngayon, so baka meron kayong mga kamag-anak na musician na gustong mag-abroad. Guys, 4 taon na kasi ako dito. So, yung sahod namin is, of course, every year tumataas. Tapos dito, hindi na kami nag-agent. Tula na kami agent kasi kinausap ko na yung amo namin na dito na kami. Hinawakan kami ng amo namin. Yung may-ari talaga ng bar dito. So, hindi na kami nag-agent. Sila na mismo nagpa-process ng visa namin. Hindi na yung agent. So, yung agent kasi, dati kalahati yung sweldo namin kinukuha. So, kaya nasa 35 lang kami, kalahati yung binibigay sa amin. So, ngayon, buo na yun yung kinukuha na namin. So, yung iba dito guys, nagsasahod ng 100 plus, 120 plus K sa Philippine peso as a musician, as a singer. So, depende po yan. Kung magaling ka na, tapos magaling pag-uugali mo, makukuha mo yan. Napakadaling trabaho. As in, meron akong kilala dito. Kilala niyo po si Brian Magsayo. So, dito yan guys, dati sumasahod yan ng 100 plus a month. So, sweldo ng seaman yan na buwis buhay, di ba? Pero ang trabaho lang niya is araw-araw, 6 na kanta. Di ba? So, para ka lang nag-ano sa bahay, para ka lang naglalaba, mas mapapagod ka pa sa paglaba kaysa pagkanta. Tapos meron ka pa maraming kaibigan na ma-encounter, di ba? So, ayan guys. Yan po ang masishare ko sa inyo kung magkano po dito ang sinasahod ng mga musician sa China. Yan po, kung gusto nyo pong mag-abroad na sa iba't ibang grab nyo kahit na maliit sa umpisa. Huwag kayong maniwala sa mga old musician na naka-abroad na. Huwag kayong maniwala na kailangan malaki kaagad yung sahod ninyo. Basta magsisimula ka pa lang, of course, tanggapin mo. Tapos dito ka na dumiskarte kung ano ang dapat mong gawin para lumaki. Okay? So, may share din ako guys. Music is business. Yes. Negosyo po ang musika din. So, of course, kung ikaw ay singer, kailangan mong tingnan kung ano ang produkto na ilalabas mo na gusto ng mga customer. Di ba? So, ako po singer po ko dati sa lugar namin, sa Digos. So, alam ko
tinitingnan ko pa araw-araw, palagi, every time na mag-gig kami, tinitingnan ko palagi kung ano yung gusto ng mga tao. Kunyari, kung gusto nila na ng Nescafe, di, tumugtog ka ng Nescafe, no product, di ba? So, bibigyan ko kayo ng idea, huwag pong puro nasa puso nyo lang, nasa puso. Yes. It's business, guys. It's business. Music is business. So, kailangan nyo rin matuto ng ganyan para marunong kayo mag-market, para marami kayong gig. Yan po ang maano ko sa mga, lalo na sa mga new musician ngayon. Pagsikapan nyo mabuti, sipra lang. So, tapos, pag marami na kayong pondo, pag meron kayong pwesto, tingnan nyo palagi yung environment niyo kung anong gusto nila. Gusto ba nila ng cake o gusto nila ng salad? So, yun po. Always broad. Paganahin nyo po yung utang nyo. Wag lang na, genre ko to. O hindi po, experience ko na yan. So, kailangan mo talaga magano. Aside kung art na, yung sikat ka na sa ganyang genre. So, walang problema sa'yo kung ano. Pero kung kahit na sikat ka, pero yung customer magre-request sa'yo ng salad, pero ang tugtog mo lang is ano, cake, pero gusto ng customer is salad, magbibigay sa'yo ng 1 million. Diba? So, ayaw mo ba nun? So, yun po ang matitip ko. Kung baga, binibigyan kita ng idea ngayon. Okay? So, guys, comment kayo dyan kung baka meron kayong tanong. Gagawa natin ng part 2 itong video na ito. Para po sa mga aspiring musician, mga kapwa ko musician Pilipino. Mabuhay po. I love OPM. Sinusuportahan ko po ang OPM, guys. Suportahan natin yung mga OPM, guys. As in. Maraming salamat sa inyong panonood po dito. So, comment kayo dyan. And then, baka, mayroong mga tanong kayo, gagawin ko po ng part 2 yung video na ito. So, once again, this is Mr. Shane. So, this is a video recorded from China, Xiamen City. So, mamaya po, 10 o'clock. Ano pa to, na-record ko to by 8 o'clock. So, 8 o'clock in the evening, Mother's Day. So, I hope to see you next time, guys. So, please subscribe to this channel also kasi marami pa akong mga ikikwento sa inyo dito. So, lalo na sa kwento ko dito, nakaka-girlfriend ng Chinese. Okay? At makapag-asawa ng Chinese. Okay? So, once again, this is Mr. Shane De Mesa and I hope to see you next time. Okay? So, thank you, guys. Please click subscribe now and click the bell. Okay? Thank you.